Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Napangiti si Kukay. Swerte yata siya ng araw na iyon. May nakilala na siyang gwapong lalaki, libre pa ang diploma niya. Napapalatak siya nang makalabas na sila sa lugar niya na Jobs at akayin siya ni Marco palapit sa nakaparadang kotse sa gilid ng kalsada. Isang makintab na yellow green na Mazda 2 ang kotse na binata. "Sa'yo yan?" tanong niya. "Halangan namang pasakayin kita dito kung hindi ito akin, di ba?" Anito, sabay bukas sa passenger door. "Sakay na." Halos maloka siya nang umupo siya sa malambot na upuan. Nanlalaki pa rin ang mga mata niya nang umupo na si Marco sa driver's seat at tulungan siyang ikabit ang seatbelt sa pwesto niya. Nang paanda rin ito ang sasakyan at bumugan na ang lamig ng aircon, lalo siyang naloka. Ganoong-ganoon din ang pakiramdam niya noong unang sumakay siya sa kotse ni Moses. Ilang beses din silang lumabas at namasyal sa kung saan-saan bago bumalik sa Maynila sina Shimi at Moses. Ano kaya magiging reaksyon ni Dulce kapag ikwento niya rito ang swerteng dumating sa kanya? Tiyak na maiinggit yon. Napangiti siya. "Anong iningiti-ngiti mo riyan?" Napapangiting tanong ni Marco. "Wala. Happy lang ako dahil ngayon lang ako nakasakay sa Mazda 2. Bago ito, diba?" "Yup. 2 months ko palang ginagamit ito." "Teka, baka naman makita ka ng girlfriend mo na may pasaherong babae at masabunutan pa ako nun." "Kung gusto mong malaman kung may girlfriend ako o wala, ang sagot ay wala. Wala nga nagmamahal sa akin eh. Mabait naman ako." Nagpapakyute na pinalungkot nito ang muka. "Wala kang girlfriend? Oos." "Wala. Baka gusto mong mag-apply, hiring ako ngayon." "Papasa ba ako?" "Oo naman. Hindi naman kasama sa requirements ang high school diploma." Nakangising sagot nito. Natawa siya. Nang makarating sila sa harap ng bahay nila, napanganga ang mga tambay sa kali nila nang umibis siya mula sa sasakyan. "Kukay? Naks naman. Mukhang nakabingwit ka rin ng matabang isda gaya ni Shimi ah." Pasigaw na sabi ni Mang Tuper. Isa ito sa mga lasinggero sa kanilang lugar. "Puro isda ang laman ng utak nyo, Mang Tuper. Kaya malansa rin ang utak nyo eh." Pasigaw ring tugon niya. Nagtawa na iba pang tambay na nakarinig sa sinabi niya. "Sino yun?" tanong ni Marco. "Mga walang magawa sa buhay," sagot niya. "Gusto mo pang pumasok muna sa loob? Pamemeryendahin mo ba ako?" "Kape, pwede ba na sa'yo?" "Sige ba? Nescafe? Kahit ano." Pinagbuksan sila ng pinto ng kanyang ina. "Nay, si Marco po. Nakilala ko roon sa pinagpapagawan ko ng diploma. Marco, nanay ko, si Nanay Susan." "Kumusta po, Nanay Susan?" bati ni Marco. "Mabuti naman, iho. Pasok kayo." Dinala niya ito sa sala. "Magtitimpla lang ako ng kape." "Mag-cook na lang kaya tayo, nauuhaw ako." Sabi nito na hindi lang yata makapagreklamo sa init sa loob ng bahay nila. Wala kasi silang kisame, kaya direkta ang init na nagmumula sa yero. Dumukot ito ng pera mula sa bulsa ng pantalon nito. "Ikaw na ang bibili?" "Kay nanay na lang ako magpapabili. Doon lang sa kabilang bahay yung sari-sari store dito. Gusto mo ba ng fita?" "Anong fita?" Natawa siya. "Crackers yun." Okay, sige." Hindi nagtagal, nagmemeryenda na sila ni Marco. "Saan ka nga pala nakatira?" tanong niya. "Sa Plainview." "Ha? Pangmayamang subdivision yun ah. Bigotin ka talaga. Nag-aaral ka pa ba o nagtatrabaho na?" "College dropout ako. Bulakbol eh." "Kahit naman hindi ka na mag-aral at magtrabaho, mukhang mapera naman kayo." "Wala naman akong girlfriend kaya malungkot din na buhay ko." "O ano, mag-a-apply ka ba talaga?" "Hindi na kita palalampasin pa, loko." "Sa unang pagkakataon, magkaka-boyfriend ako ng mayaman at dekotse pa." Bago nagpaalam ang binata, inibita siya nitong dumalaw sa bahay nito kinabukasan. Mabilis na pumayag siya. "Grabe, ito ang bahay niyo, Marco. Parang palasyo ah, bongga ka talaga." Hindi makapaniwalang sabi ni Kukay.
Tumawa lang si Marco at inakay na siya papasok sa loob ng bahay na siguro ay mansyon na ang tamang tawag sa laki. Isang uniformadong katulong ang sumalubong sa kanila. Magdala ka ng merienda dito, Risa. Utos nito sa katulong. Opo, senyorito. Aba, senyorito pa ang tawag sa'yo ng maid nyo? Aniya, saka umupo sa sofa. Ang bongga mo talaga, Marco. Tumabi ito sa kanya at inakbayan siya. Mapapadalas ka rito kapag boyfriend mo na ako. Talaga? Sino nga palang mga kasama mo rito? Si Mama Mia. Mama Mia? Lola ko. Mama Mia ang tawag ko sa kanya. Baby pa lang kasi ako nang sabay na mamatay ang parents ko. Si Mama Mia ang nag-alaga sa akin. Sa kanya na talaga ako lumaki. Wala ka bang kapatid? Solong anak ako. Pareho pala tayo. So, kayo lang dalawa ng Mama Mia mong nakatira dito? Pati ang Tito Clay ko. Pero madalas nasa residential unit niya iyon sa top floor ng office building ng real estate company namin. May tatlong katulong kami rito, saka yung driver ni Mama Mia, tapos yung hardinero. Sobrang laki ng bahay ninyo, akala ko pa naman isang dosena kayo nakatira dito. Isinilbi na ng katulong ang merienda. Nagmimerienda na sila nang makita ni Kukay ang isang sopistikadang matanda na pababa sa marmol na hagdan. Inginuso niya kay Marco ang direksyon ng hagdan. Iyon ba si Mama Mia? Ah, oo. Tumayo ito at sinalubong ang matandang babae na nasa 65 na ang edad. Hi, Mama Mia! Kumunot ang noon ng matanda nang tumingin sa kanya. Who is she, Marco? Si Snooki, friend ko. Friend? O isa na naman sa mga babae mo? Napakamot sa ulo si Marco. May lakad ka ba? Papunta ako sa spa. Sabihin mo sa Tito Clay mo na hintayin ako rito pag dumating siya na wala pa ako. Ha? May lakad ba kayo ni Tito? San kayo pupunta? Sa bahay ng Tito Steve mo. Akala ko ba mamayang gawin pa tayo magdi-dinner doon? May pag-uusapan kaming tatlo ng Tito Clay mo. May bago silang condominium na bubuksan sa Subic. Ah, okay. Tahimik na nakatingin lang si Kukay sa maglola. Narinig niya ang pag-uusap ng mga ito. Nang maglakad na palabas ng bahay ang matanda, tumayo siya at ngumiti. Magandang tanghali po. Ni hindi man lang ito sumagot. Suplado naman ang matandang to sa loob-loob niya. Solong-solo ko na ang bahay. Napapangiting sabi ni Marco nang makaalis ang lola nito. Pagkatapos natin magmerienda, ililibot kita sa buong bahay. Sige, may swimming pool pa ata kayo sa likod, no? Oo. Pagkatapos silang magmerienda ay nagmisto lang tour guide si Marco nang ibinasyal siya nito sa bawat sulok ng kabahayan. Wala siyang ginawa kundi mapatulala sa kagandahan ng bahay na iyon. Kung suswertehin at akong mapapangasawa ni Marco, dito rin ako titira. Wow, donya na donya ang beauty ko. Kiber kung may lolang kontrabide. Carry-carry ko na siya. Well, nakita mo na lahat. Bukod na lang sa kwarto ko. Tara sa room ko. Sabi ni Marco sabay-akbay sa kanya. Mukhang walang mali siya ang pagkakaakbay nito kaya hinayaan na lang niya ito. Ang arte naman niya kung papalag pa siya. Kung ibang makakakita sa kanila, iisipin na magkasintahan sila. This is my room. Sabi nito nang pumasok sila sa isang pinto sa bandang dulo sa second floor. Wow! Nagustuhan mo ba? Para itong kwarto sa hotel, gaya ng mga nakikita ko sa magazines, naka-carpet pa ang sahig mo, sosyal ka talaga. Tumawa ito saka hinila siya paupo sa gilid ng kama. Kailan mo naman ako sasamahan dito sa kamang to? Anito sa nanunuksong tinig habang titig na titig sa kanya. Namula ang mga pisngi niya. Ikinawit nito ang kamay sa baywang niya at saka inilipat ang katawan sa kanya. Amoy na amoy niya ang masculine perfume na gamit nito. Hindi man lang ito nagpasintabi ng dahan-dahang ilapit sa mukha sa kanya. Lumapat ang mga labi nito sa kanyang mga bibig. Sa kabiglaan ay hindi niya nagawang umiwas. Hanggang sumulmalim ang halik nito. Anong gagawin niya? Hinahalikan siya ng isang gwapo at mayamang lalaki na maaaring maging passport niya para umangat ang kanyang buhay. Gaya ni Moses kay Shimi. Palalim ng palalim ang halik ni Marco. Ah, bahala na nga. Sa loob-loob niya. Pikit matang ikinawit niya ang mga braso sa batok nito. Hindi siya inosente sa ganoon. Nakailang boyfriend na rin siya.
Alam niya ang gagawin pero ngayon lang siya naging ganoon kabilis sa pagtugon sa advances ng isang lalaki. Dahan-dahang inihiga siya ni Marco sa kama. Naghiwalay ang mga labi nila. Tama ba itong ginagawa natin? Nag-aalang ang tangon niya. Bakit? Ayaw mo ba? Tanong nito pero hindi hinintay na sumagot siya. Naglumikot na ang isang kamay nito sa suot niyang maong at saka tinanggal ang butones niyon. Natigilan siya. Tama bang payagan niya si Marco na gawin ang ginagawa nito sa kanya? Kung tutuusin na hindi niya ito kilala. Marco, ayoko. Itigil mo na yan. Saway niya rito, sabay hawak sa kamay nito na nasa zipper ng pantalon niya. Halos sabay silang napabalikwas nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok ang isang matanda na lalaki. Gaya ni Marco ay gwapo rin ito. Siguro ay nasa late 20s ang edad nito. Tito Clay! Natatarantang sabi ni Marco. Hindi maipinta ang mukha ng lalaki nang magpalipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa ni Marco. Anong kalokohan nito, Mark? Bumaba sa kama si Mark. Tito Clay naman, hindi ka man lang kasi kumatok. Kung gagawa ka ng milagro dito sa loob, sana ilak mo man lang ang pinto mo. Paangil na sabi ng tiyuhin niya, na Clay daw ang pangalan. Napakamot sa ulo si Mark. Nang makabawi sa kabiglaan si Kukay ay bumaba na rin siya sa kama. Hindi niya masalubong ang tingin ng tiyuhin ni Marco. Ne, pumunta ka muna sa banyo at isara mo yung zipper ng pantalon mo bago kayo bumaba mamaya. Sabi nito, saka lumabasa ng kwarto. Nagkatinginan sila ni Marco. Ibotones mo na yan at bababa na tayo. Utos nito. Pagkalipas ng ilang minuto ay nasa sala na sila. Nakita niyang naghihintay na roon ang tiyuhin ni Marco. Isasakay na lang muna kita ng tricycle sa labas ng gate. Papasya na lang ako sa inyo bukas. Sabi ni Marco. Sige. Naging madalas na ang pagdalaw ni Marco kay Kukay sa mga sumunod na araw. Gaya ng inaasahan niya, nainggit si Dulce sa kapalaran niya. Nang matsyempohan nito ng hapong iyon si Marco sa kanila, kinurot siya nito sa singit nang magsulo siya nito sa kusina. Ang gwapo nga, bruha! Sabi nito. Langya ka? Anong gayumang ginamit mo riyan? Pahingi nga ako. Gaga! Natural na alindog ko lang, walang gayu-gayuma. Hanggang sa makaalis si Marco ay nasa bahay pa rin nila si Dulce. Alam niyang bumibelo lang ito ng chika. Hinihintay na makaalis ang binata. Sigurado ka bang walang shota yun? Tanong nito. Parang imposible sa gwapo niyang iyon, hindi sa minamaliit kita loka ha? Wala nga raw, ano ka ba? Huwag mo nang pasamain ang loob ko at nababawasan ang kasiyahan ko. Pakiramdam ko, si Marco mag-aahon sa amin sa kahirapan, gaya ni Moses kay Shimi. Asa ka pa bruha, gandang artista si Shimi kaya hindi nakakapagtaka na umahaling si Moses sa kanya. Nakita mo naman ang daming lalaking fans ni Shim, saka hindi ka naman sure kung totoong sinasabi ni Marco, mukhang mabuladas eh. Inggit ka lang loka, pabayaan mo kong mangarap at baka sakaling matubad, maambunan ka rin ng grasya. Hoy Dulce, sumali ka na lang sa amateur singing contest baka madiskobre ka dun. Paano kung niloloko ka lang niya? Hayaan mo na, makasakay lang ako palagi sa wheels niya, okay na. Tapos galante pa. Kaninang umaga nga, nagpasama ako sa kanya na kumuha ng police clearance. Siya pa ang nagbayad. Sus, pag nakita mong bahay nila, baka himatayin ka sa sobrang ganda at laki. May swimming pool pa at ang daming sasakyan. Sarap siguro kung ibibigay ni Marco sa akin kahit yung pinakamaluma ron, no? Asa ka pa? Tumirik ang mga mata nito. Umiral na naman ang pagkaambisosya mong gaga ka. Sige ka, baka sa bandang huli eh, ngal-ngal ka riyan. Huwag kang masyadong bumigay ng bonggang-bongga. Hinay-hinay ka lang, ha? Bakit kasi pinangungunahan mo ako, no? Dapat nga palakasin mo pa ang loob ko. O sige na, hangad kong kaligayahan mo. Malay mo, ikaw ang next. Kanya-kanyang panahon lang yan, Dulce. Naakmang kakanta ng awitin ng singer at saka inggit na umalis. Nagkibit balikat lang ito at hindi na nagkomento. Eto na ba ang matagal na pangarap ni Snooki na makaalis sa kahirapan? Parat bagula na ba ito? Gamitante? Okay fine, basta makatira sa mansyon. Nasa palad na niya, palalagpasin pa ba? OMG, sana oil. Teka, paano ipinagmamalaking moral ng dalaga? Meron ba si Kukay nun? Excuse me,
Minsan lang makatagpo ng gantong kapogi na lalaki at super rich pa. Okay, go sis. Bahala na. Basta walang in love in laban ha. Huwag kayong mawawala. Abangan!